recipes. First time niyo po doon. Ano po yung expectation niyo sa Mount Precipice? Nakita ko po siya sa YouTube. Mataas siya din na bundok. Tapos marami pong bato. Marami! So are you? First time niyo po doon? Yes. First time mong pumunta sa Mount Precipice? Opo. First time niyo po? First time ko doon. Ah, okay. Magandang! Tanghali, 11:25 ng August. Anong bang petsa ngayon? August 7. At nandito po tayo sa bundok ng Mount Precipice. Ito po ay Nazareth, yung city ng Nazareth. Nakasulat po dito sa sa libro ng Luke, ng Lucas chapter 4. Pagkatapos po ng si Jesus po ay pumunta sa bundok ng natinemp siya, nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights. Yung una niyang ministry, bumalik siya ng Nazareth. Nakalagay po dito na bumalik siya sa kung saan siya lumaki. No? Lumaki dito sa Nazareth. No? This is dyan pong Nazareth. Dyan. At sa kanya pong pagbalik dito, no? Sa pagbalik po niya dito, sa kagaya po ng kanyang kinasanayan mula nung bata siya bilang isang Hudyo, siya po ay pumapasok sa isang sa sinagoga, no, sa araw ng Shabbat. At doon sa sinagoga, ang ugali po nila ay nagbabasa po sila ng scroll ng Biblia, no, sa loob ng sinagoga. At doon po sa loob ng church, binasa po niya ang text na bababasa po natin sa Isaiah 61. Sa verse 16, sabi dito, pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa isang sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. So ito po ay nasa Isaiah chapter 61, yung binasa po niya, tungkol po sa prophecy ng gagawin ng isang Messiah. Sabi niya, sabi dito sa verse 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pagkatapos nun, dito sa verse 20, mababasa po natin, sabi dito, nirolyo niya ang kasulatan, isinoli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na iyong narinig ay natupad ngayon. So makikita po natin dun sa kanyang binasa, ang isang sinabi niya, di ba, sa verse 20, natupad ang kasulatan na ito. So kung babalikan po natin ang ating binasa dito, sabi dito, ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. So alam natin na ang Panginoong Jesus, ginagawa niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng utos ng Ama at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, no, na isang Diyos. At sabi din po dito na sabi niya hinirang siya upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. So pag pinag-usapan po natin ang magandang balita, ito po ay tungkol talaga sa kaligtasan. No, ito po ang pinakamagandang balita, kaya ang Biblia tinatawag po nating magandang balita dahil sa kaligtasan. At sinabi po dito, isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na siya'y lalaya. No? Ito po yung trabaho niya, magpalaya ng mga bihag. Ano pong klaseng bihag? Ang pagkabihag po ng isang tao ay hindi lamang yung physical na pagkabihag. Ito po ay spiritual. Sa physical, pwede po tayong magbayad, tayo po ay makakalabas, or pwede po nating bayaran ng mga araw at tayo po ay makakalabas. Pero yung spiritual na pagkabihag, wala pong ibang pwedeng magligtas sa atin. Pinadala ang Panginoong Jesus, isinulat na sa Isaiah, at sa oras na ito, talagang sinabi ng
Panginoong Jesus sa kanyang pagpasa from the book of Isaiah 61, sinabi po niya na isinugo siya upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. No, may kalayaan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At sabi po dito, at sa mga bulag na siya'y makakakita, no? Kahit yung mga bulag, bulag saan? Bulag sa katotohanan, yung katotohanan ng tungkol sa Panginoon. Minsan tao, akala nila yung pagkabulag ay physical lang. Pero mahirap po yung spiritual na pagkabulag na naniniwala sila that life to the fullest is having everything dito po sa lupa. Pero yung spiritual na pagkabulag ay isang malaking problema. At ito po hindi masusolusyonan ng kahit na anong klase ng bagay sa mundong ito. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus dito, lahat ay makakakita, no, yung mga bulag. At sabi niya dito, at isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. O pati yung mga inaapi, sa panahon nila lalo, pag inapi ka, pagka ikaw ay mababa yung estado mo sa buhay, wala kang pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng baguhin na ikaw ay maging free, o ikaw ay slave. Ikaw ay talagang subject sa oppression. Pero sinabi po ng Panginoong Jesus dito na siya ay sinend ng kalangitan para palayain ang mga inaapi. So napakasarap ng isang balitang ito na talagang magandang balita na papalayain ang mga inaapi. At sabi dito, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Actually, ito pong verse na to hindi po dito nag-end. Pero kasi yung dugtong nito ay yung kanyang pangalawang pagbabalik. So yung una niyang pagbabalik, ang kanya lamang binasa na part ng Isaiah 61. At makikita po natin noong nasabi niya, pinapahayag niya ang panahon ng pagliligtas. So talagang pagpunta niya dito, ipinahayag niya sa lahat ng tao, nagbahagi siya sa lahat ng tao na siya po ang tagapagligtas. Pero sa balitang ito, ang mga taga-Nazaret ay hindi natuwa. Hindi po sila natuwa sa balitang ito. Kaya as we continue these verses, makikita po natin na dinala ang Panginoong Jesus sa isang bundok. No? At sa isang bundok ay siya po ay gusto nilang itulak dahil nga ayaw nilang tanggapin ang katuruan ng Panginoong Jesus. No, pero ano pong ginawa ng Panginoong Jesus? Lumakad siya sa kalagitnaan nila at umalis. No? Makikita po natin, walang kapangyarihan ng tao na gawin ang kahit na ano sa kapangyarihan ng Diyos. No? Ang Diyos, napakabuti lang niya, in-offer niya ang lahat. Pero ang mga tao, nire-reject siya dahil nga sa kabulagan nila. Nakakatuwa lang, no, na isipin na ang lugar na ito ay nakikita pa rin natin hanggang ngayon, di ba? Nakakatuwa lang kahit po yung ating pong anniversary, yung chapter 11 ng Isaiah verse 1 and 2. Yun ay kadugtong ng pangako ng Diyos tungkol sa Panginoong Jesus. Kadugtong siya sa kwento na ito dahil ang sinabi po doon, mula sa pamilya ni Jesse, mula sa lahi ni Jesse, ay mayroong lilitaw na isang sprout, isang branch na tutubo muli mula doon sa patay na branch, no? At nakakatuwa lang, yun po yung fulfillment pagdating ng Panginoong Jesus, He is the righteous branch, no? Na atin pong pinapaniwalaan, ating kinilala bilang Panginoon at tagapagligtas natin at tunay ang purihin lamang.